Isa na namang binangkal recipe ang gagawin natin ngayon. At para maiba naman, strawberry flavored binangkal ang gagawin natin. Bukod sa ito'y napagagandang tingnan, napakasarap din ito at lasap na lasap ang strawberry flavor nito. Hi, I'm Dance and this is my channel. Sa isang malaking mixing bowl ay maglagay tayo ng 2 tablespoons na room temperature na butter at saka 1 half cup na sugar. At haluin lang po natin ito hanggang sa mag-well combine po ang butter at ang sugar para mas madaling tunawin natin mamaya kapag inilagay na natin ang ating mga wet ingredients dito. Mag-crack naman po tayo ng isang large na itlog dito at itutuloy-tuloy lang natin ang ating paghahalo dito hanggang sa mag-well combine ang ating itlog at saka ang ating mga naunang sangkap dito. At kapag natunaw na ang ating sugar dito ay idadagdag naman natin ang ating 1/4 cup na powdered milk at ituloy-tuloy lang natin ang ating paghahalo dito. Pagkatapos idadagdag naman natin ang ating 1/2 cup na water dito. Halo lang po tayo ng halo, halo lang ng halo hanggat idinadagdag natin ang 3 teaspoon na baking powder. At saka 1/2 teaspoon na instant dry yeast. Ituloy-tuloy lang natin ang ating paghahalo dito. Idadagdag na rin natin dito ang ating red strawberry food coloring. Kailangan matingkad na matingkad po ang kulay ng ating mixture po dito. Idagdag na rin natin dito, hindi ko lang naipakita ang ating 1/2 tablespoon na tang strawberry flavored powder juice dito at saka 1/4 teaspoon ng fine salt. Haluin lang po natin ng haluin ang ating mixture po dito at idagdag na rin natin dito ang ating flour. Bali, 2 cups na all-purpose flour ang ating idinagdag dito at haluin lang po natin ito ng haluin hanggang sa maka-achieve po tayo ng isang dough. At habang gumagawa tayo ng ating dough dito, ay special shoutout natin si Teresa May ATM ng Caloocan City at saka si Susan Laurino ng Cotabato City sa Maguindanao. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa ma-achieve natin ang isang dough. Hindi naman po natin kailangan inid ng matagal po ang ating dough dito. At kapag medyo wet ang ating mixture po dito, dagdagan lang po natin ng kunting harina kasi depende po yan sa klase ng harina na ginagamit natin. Iba-iba po ang absorption ng ating harina dito. Ngayon naman po ay i-divide natin ang ating dough into small pieces, bali 25 grams po ang aking timbang po dito sa ating dough na gagamitin po dito. Bibilugin lang po natin ito at kung mas maganda sana kung meron po tayong weighing scale, pero kung wala naman po tayong weighing scale ay tantsahin na lang po natin, estimate na lang po natin na mga 25 grams po ang ating pagbilog dito sa ating dough. Tapos na tayo magbilog ng ating dough dito, basain lang po natin ang ating kamay at pagkatapos i-roll uli natin, basain natin ang ating binilog na dough dito bago po natin i-roll dito sa ating sesame seeds. At kapag na-coat na ng sesame seeds ang ating bowls po dito, ay basahin uli natin ang ating kamay at bilugin po natin uli para madiin po ang sesame seeds at hindi matanggal kapag ating iprito ang ating bowls po dito.
Sa isang mainit na mantika ay ipriprito natin ang ating mga binilog na dough dito hanggang sa lumutan siya at bumuka at maging golden brown po ang tsura, ang color ng ating sesame seeds dito. Huwag po natin i-overcook po ito kasi masusunog po, mas madaling masunog po ang ating sesame seeds po dito. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Ito na po ang ating napakasarap na strawberry flavored binangkal recipe. O diba ang ganda tingnan at saka certified wrap sa po talaga ito.